Hello everyone! Welcome back to my channel! So, ngayon ay magluluto tayo ng fried rice with twist. So, ito ipapakita ko sa iyo ang ating ingredients. So, ito ang ating ingredients, guys. Gagawa tayo ng fried rice using Nigerian oil. Ito siya. Yellow siya. Orange color yung oil niya, parang orange na parang yellow. So, itong ingredient natin, maglalagay tayo ng tilapia pili. Hiniwa-hiwa ko siya. Imbis na hipon, try ko naman noong fish ngayon. Tapos, ito, vegetable mix. White onion. Lagyan din natin ng tomato. Spring onion. Ito guys, saka natin to ilalagay yung pag ano na siya, pagluto na yung fried rice natin. Saka ito naman yung rice natin. Alam nyo guys, tips ko sa inyo, kung magbala kayong mag fried rice, yung rice nyo ilagay nyo sa ref. Para pag iluto na siya, hindi siya magbuo-buo yung rice. Huwalay siya. So mag-start na tayo magluto guys. So magigisa na tayo. Igisa muna natin ang ito pala yung Nigerian oil. So igisa natin ang mga ricardo. Alam niyo itong oil na to guys, kahit na marami pa ilalagay mo, okay lang siya kasi ano siya, palm oil siya. Ito siya, palm oil. Ano siya, healthy oil. So, ang isunod natin ngayon paglagay ay ang fish fillet na tilapia. So, antayin lang natin siya na medyo maluto-luto ang konti yung isda. Tapos, saka natin ilagay yung ginisa ito. Vegetable mix. So ngayon ilalagay na natin yung vegetable mix. Katapos nito guys, hanguin natin, tapos saka natin ilagay ang rice para hindi malata yung gulay. Ilalagay na natin. Tapos nito ay hahanguin natin. Isa lang natin ng konti. Tapos hanguin na natin kasi para hindi magkadurog-durog ang fish natin. Saka hindi, para hindi rin ma-overcook ang vegetable mix natin. So, hintay na yung saglit. So guys, check na natin ang ating niloto. So, ito na. Hahanguin na natin siya ngayon. Tapos, ilagay na natin ang rice. Hindi natin isasama yung oil niya. So, ito na siya. So, ngayon ay i-mix na natin yung rice. Depende lang guys kung ano, kung gaano karami yung gagawin nyo, lalagay nyo yung rice. Tansyahin nyo lang yung gulay, saka yung fish na ilalagay nyo. Kapag kunti lang yung rice nyo, kuntian lang din ninyo ang gulay, saka yung fish. So ito na siya guys, nagkulay yellow na siya. Wala akong ibang nilagay para pang pakulay. Yung ano lang, yung palm oil lang na ginamit ko, yung Nigerian oil. Try nyo dyan sa, siguro meron din dyan sa mga mall. May tinda rin siguro silang ano dyan, Nigerian oil, palm oil. So, hindi ako naglagay na anumang pangpakulay. Tingnan nyo guys. Yung rice nya, hindi siya dikit-dikit.
kasi nga pinalamig ko muna siya, pinilagay ko muna siya saglit sa freezer, sa ref. So ngayon lagyan natin ng asin. At maglagay din tayo ng kunting paminta. Optional lang yun guys, kung gusto nyo maglagay ng paminta. Nasa inyo lang yan. Tapos, maglagay din tayo ng kunting. Ito, kunti lang guys. Tapos, saka na natin ilagay ito. So, ito na siya guys. So, yung sinasabi kong twist ay lagyan natin siya ngayon ng oyster sauce. Kasi mas sarap siya guys. Masarap siya lalo pag lagyan mo ng oyster sauce. So, maglagay na tayo. Depende lang sa kung gaano karami yung rice nyo. Tantsahin nyo lang din maglagay ng oyster sauce. Haluin na natin ngayon. Haluin na natin. So, luto na siya guys. Lagyan na natin ng saka lang natin ilagay ito. Dahon ng sibuyas. So, pwede na natin siyang hainin. So, yun lang. So, tapos na tayo magluto, guys. So, kung bago kayo sa aking channel, i-subscribe, pakipindot ang bell button, please comment and like na rin down below. So, see you next time. Bye!